lineup ng palit na. Sa lineup ng Blacklist parang ano, no? Ma-action sila pero may namang reverse time. And honestly, looking at the way Blacklist is built right now, I do feel like this is parang kailangan nating sabayan 'yan eh. Oo, alam mo, home court sila doon eh. Oh, tandaan mo ah, mainit ng RQ Akira ngayon and they're one of the fastest rising. Taan tayo ng mga Renaissance heroes from the side of Blacklist International. Here we are on game number 2, 1-0 na ang score in favor of Digiira. May mga Digiira, Estes Ira, Edward Balboa. Parang nasa track 2 pa lang tayo. Grabe, sobrang aggressive ni Ohe. Pinatingin kagad ng tatlong light wheel. Pero sumunod si King. Napakasakit talaga ng isang Leomord. Flicker out para kay Venus. Pero wala namang mamamatay. In the XP lane daw, Tekashi. Mukhang gusto ni Wise ni Edward. Sisilak, malala na nga ba mangyayari. Pero mukhang makakatakas naman ata. Konting grab-grab na lang. Pero hindi talaga babagsak. Ibang hero yun. Feeling ko, dead na agad eh. Oh. Pero bottom lane, grabe yung damage output ni Ohe. Pinapahirapan talaga nila dito si Gusto Lagusa, really shutting down the main gold laner of RRQ Brazil. Kasi alam nila, ito yung win condition ng RRQ Akira. Ito yung tipo na magugulat ka. Tapos RRQ though, makakasecure ng first turtle of the game. And this is actually fast rotations coming in from the side of RRQ Akira. But look at Haji Numen on Blast to Wiz. Wait lang! Nabombahan at na-laser pa ni Haji. Ito na yung Riven Manipulation. Wala na siyang mana. Pero makakatakas nga ba Sagan? Forced to use the black shoes. Tinuin man niya min. Nagsimula, naglakad matatag siya pagkatapos niya magtayo matatag. Nakatayo lang. Grabe, hanggang ngayon lumalakad na matatag. Meron akong trabaho. Ito ang kailangan kong gawin. Ito ang kailangan niya talagang protektahan as well. This is the turtle at nandito na rin si Edward. Here comes a split-split. Tinawag na rin si Bartiel. Time's journey para makancel out yung mga damage. Pero mukhang yung red rin na makakapag-secure. Naagaw pa nga. Here comes the real world manipulation. Makakatakas nga ba ang side ng RRQ Brazil? Pero nakuha ang isa. Bumagsak si Wise. At napaflicker na rin si Tekashi. Here comes Ohep. Pinagtsatsani yung mga miniglumen. Hindi na nahiya. Tiki-isa. Namatay. It's all lagi. Kumbaga alam na niyang nagamit na lahat ng crowd control. Pumasok na siya, dash in, plus the ultimate. Yun yung hirapan ng Blacklist. Yung gold laner ng RRQ, Akira. Pinakamataas sa average surge damage pa rin na sa average hero damage. Pero speaking about damage, Lucino. Denied by Oh My Venus with a time's journey. Konti na lang, okay na. Pero hindi magiging okay pa kasi may time's journey pa, boy. Again, kailan natin si Gusta Lagusta. Napakaganda lagi na kanyang good game performance. Here comes Wise. Oh, hindi niya nakuha. Yung turtle dahil napatay siya agad. Ni King, and this is just RRQ Brazil steamrolling in front of HP pababa. Yeah. Ay, nagki-crit na lahat ng ginagawa niya. Oo, parang siyang Blade of Despair, pero crit version. Sa National, medyo may patikim na ng ube sa may golden. Reload manipulation nilatag na ang sakit ni Haji Areco naman! Ang pero, sakit naman nun, Haji! Gusto na gusto ay ma-negate yung damage output. Big Claude, pero Phantom Speed. Output. Si Wise, half HP na, nagkikrit na lahat ng ginagawa ni King. Pero ito na ang time's journey at si Luis ay kailangan na mag-back. Ito na nga ba ang reset o ito na ba ang gustong pagsugod ni Edward? Apat yan, Balboa! Tatlo yung nanakap niya! At mukhang magbabayad na Pakito nakapag-flicker naman palayo. Pakito, wala ng time's journey. Buhay pa rin. The split-split, four stars. Walang relax lang kayo. Relax lang. Pinahirapan lang yung buhay ng RRQ Akira. Kasi no matter what, makukupan naman tower. Flicker in! Flicker. Pardo Lolita! Flicker out din para kay OMC Wise. Half HP na, pero wala pang bawas masyado. Yung damage output. And I think ang kaya lang humarap dito is si Tekashi. Pero busy kasi si Tekashi eh. Sabi niya, kailangan ko guluhin si Wise eh. It's the wise thing to do. Tama. At kung hindi mo guguluhin yung jungler ng kalaban, mare-rentry niya yan. At ito nga, si Tekashi sinubukan niya guluhin pero hindi lang pabalik. Na reverse time ka dun, boy. At ngayon, it is a 5v4. Luis nagtatapang pa rin pero sinanlak ni Balboa. Hikap sa Edward ako. Natunaw na parang bula si Claude. Real world manipulation. Ngayon lang sinimula na natutunaw na rin si King. Si Luis na lang natitira kasabay na rin dito ni Sagan. Nakapag black shoes pa nga pero killing spree. Mapupunta kay Haji dahil tumama ang lahat ng kanyang abilities. Pero kung hindi siya ma-burst o mabigyan ng chance sa makapag-rehit to, laking problema. Venus? Here comes, oh my Venus, tatakas siya with a flicker, Tekashi. May immortality yan at makakatakas siya away from that turret with a flicker, Edward. Nag-aabang dun sa may game. Flicker at si Tekashi mag-split-split na. Hinahanap niya dito si Ohe pa makakapag-dash nga pa si Ohe. Edward! Na-burst ni Edward si Sagan. Oh my Venus, trying to save Ohe pero mukhang babagsak na siya dun sa glue. Konti na lang, nasaksak pa ni King. It's a 2-for-1 lamang pa ang RRQ Brazil. At
mukhang makakapag-lord sila. Maliban na lamang kumahuli nila ang jungler King. It's a 2v1. Mamamate nga ba? Checkmate is real, man! Oh! Appraisal drop sa mukha at gitang-gitna real pa! World manipulation! Real world manipulation mula dito kay Haji at si Tekashi. Makakapag-split-split na Kowise. Sorry na lang, pero it's a 2-for-1. Sasapain na naman Tekashi. May immortality din na lang sa Torre. Welcome to Ubeland, man! Kahit walang Estes! Split-split para dito kay Tekashi at makakatakas siya. Boy, the... Lord, may na mangyayari dito. War of attrition between these two teams. Naglalapag ng bomba. Napakasakit ng mga bombs na nilalapag ni Diggy. Nagsisend ang stars pero hindi kahit tanggapin ni Sekin. Masyado masakit yung stars. Ni Oh My Venus. Pero ito si Edward. Ito ang Filipino cut. Sobrang... Lalapag si Haji. Tumitingin dito sa mga sila. Pero si Edward, parang against two heroes. Sabi nila, kulang pa rin kayo. Dalawa lang yun nasa harap ko. Pero lumalabang pa ang Pakito. Luis, nahuli ni Wise. It is the king of Blanca Sinanasma. Pero mataas ang damage. Out of basic damage. Binalik with a Prison Track. And Oh My Venus, nakatakas pa nga. Si Edward nandun sa likod, makakapag-flicker din naman palayo. Wala pa nang mamamatay, pero baka si Wise pa nga tayo mauuna. Naku, Tekashi! Boy pa rin. Manipulation is a 1-for-1. Wise for Tekashi. At kailangan nang tumakas ng side ng RRQ at Blacklist. Dalawang importanteng hero ang nawala sa laban na yun. Yeah. Tawan ng totoong hari mula sa Blacklist International, forcing the sacrifice play in the front line. Pero RRQ, Kira, nakaredo sila dito sa Red Lord. Ginamit yung Phantom Steed na force up na rin yung Times Journey. Split-split, ginamit yung Kashi, pero di siya pinapalabas. Ni Haji! Nanakaw! Wala talaga makakalusot dito kay Wiseman! At nasugot pa nga dito si King! It's a 2-for-none! Si Ohib pa yung nakakuha ng kill! Akala mo talaga! Maukuha na ng RRQ out of nowhere! Wise! There is no such thing as free objective in front of the agents, in front of Blacklist International. Nakita na natin ito, ginawa nila sa sarili nating MPL, isang dash retry. Ginawa nyo na naman sa harap ng RRQ Brazil. Nako, man. At dahil dyan, may Lord na nagmamatcha dito sa topside at mid lane ang gusto nilang tirahin. Real world manipulation si Sagan. Pulukuan na. Why? Si Luis, half HP. Kailangan mag-dash palayo. That's one inhibitor turret down. At hinatid na ni Edward. He's placed. Talaga hindi mo ini-expect. Pero pwede mo i-expect. And Blacklist yung naglalaro. Now, inuubos na nila yung base ng RRQ Akira. Bottom lane na lang yung natitira. Pero nagmamatcha na ang Lord sa harap ng bahay ng RRQ Brazil. Edward marching in. Ginamit na yung Phantom Steed. Pero wala silang mahanap. Nothing is forced out from Blacklist and it's all tinapay sa Brazil. Tama. So ang ginawa na lang niya, sige, okay lang. Masarap pa rin ang ube sa mukha ng tinapay. In 2v5. Pero buong grabe naman yung damage na nagkakali dito. Uy, nandun din yung Claude with a Blazing Duet pero wala siyang makuha doon. Si Wise na tumatangkin ng marami. Here comes the real world manipulation ng Praiser's Track. Kay Staken, isa lang si King. Kailangan na tumakas yung kabayo, hindi magiging sapat dahil babagsak na doon si King. Edward naghahanap ng masasapak. Tekashi ang lagkit ng slow. Nice Void Crystal coming in from Hodge. Grabe si Edward, man. Sabi niya, ako, digitan mo. Huwag yung carry namin. Nung pumakong na si Edward, si Edward, tapos na, sabi ng Blacklist International, lumaban si Ohep, harap-harapan sa Blazing Duel. Sinulita! Grabe naman yung Blazing Duel. Wala na tabahan. Double kill for the carry. At mukhang tatapusin na kanila. Match point for Blacklist International. Kakaiba ang pinapakita ng Blacklist ngayon. At mukhang may itatagin tayo sa listahan ni Ohep.